sobrang sarap sa feeling nung nag-champion ka. Yung individual award kasi for me, bonus na lang yun. Mm-hmm. Kasi syempre, mas masarap pagka lahat na-achieve yung goal nyo sa tournament. So, para sa akin, wala. Wala, ano talaga, speechless talaga ako nung nakuha namin yung championship na yun. Well, Mark, unang-una, grabe daw yung weather sa Batangas. Sobrang lamig. Pero ikaw, sobrang init ng laro mo, sobrang init. You won the MVP. Pero kamusta yung whole bubble experience para sa'yo? Sa akin po, sobrang memorable talaga. Then, ang dami kong natutunan as pinakabata sa team, no? Ang dami ko po talaga natutunan sa mga kuya ko. So, yun po yung isang hindi ko malilimutang experience sa bubble training. Ayan. JV, si Mark nag-MVP, pinakabata sa team. Nagulat ka ba na siya yung naging MVP, yung performance niya throughout the entire PNDF Champions League? To be honest, hindi ako nagulat kasi para sa akin, kung ano yung Mark nung nakilala ko nung nag-uumpisa kami ng training, sabi ko, pang ano siya, pang MVP caliber talaga siya. Parang kayang-kaya niyang ma-achieve yung individual award na yun. And ayun, syempre, hindi naman kami kumilos ng isa ano individually eh. Kumilos kami as a team talaga. And nung nakuha nung pinakabata yun, napaproud ako ng sobra kasi unang-una, pwede niyang dala niya yun eh, baon niya yun eh pagka naglaro siya ng UAAP. Kumbaga, ano yan, mabuboost yung moral niya. And para sa akin kasi talagang deserving siya para dun sa award na yun. Grabe, spoken like a true captain, Diego, siyempre, no? Siyempre, so talking about JV being the captain, tanongin naman natin si Mark. Paano mo ma-describe sa amin yung pagiging leader ni Mark as the team captain of your team? Mark. Hello po. Ayun, perfect. Yung pagiging leader ni JV. Sa akin po, magaling pong mag-handle si Kuya JV. Ano, no doubt po talaga. So, sobrang tiwala po talaga. I mean, for me na, based on my experience po talaga na binigay ko po talaga yung loob ko kay Kuya JV na as in, ang lahat lang po ng sasabihin niya, susundin ko. Lahat ng sasabihin ng mga kuya ko, susundin ko. So, very ano po talaga, napakagaling po ng pag-handle ni Kuya JV sa team. Grabe naman, JV. Na-train mo talaga si Mark na sumugod, no? Wow! Pero, syempre, this team also had a bit of adversity sa run nyo. Unbeaten nga kayo sa round robin and of course, still a tough final four sets yun. Pero you had to lose Wewe Medina in the process. How did you get over yung loss na yun and how did the team come together? Nung nawala si Wewe Medina nun, kasi syempre, hindi naman kami sa lineup, 14 players ang meron. Anim yung naglalaro sa court na wala si Wewe. Pero meron pa rin papalit yan, tiwala kami. Siguro ganun na lang din yung tiwala namin sa kasama namin. Kasi una-una, bakit hindi kami magtitiwala dun sa nasa second six? Kasi kapag ka nag-training kami, lagi kami tinatalo yung first six, lagi kami tinatalo ng second six. Hindi kami nananalo sa kanila. So, bakit kami magdududa sa kakayahan nila? Lalo na si Bautista yung pumalit sa pwesto ni Medina. Eh, si Bautista, ang tagal kong kasama sa UST. So, yung loob ko, itiwala ako buong-buo. Ah, grabe, next man up mentality yung team niyo doon. But let's talk to Mark. Mark, ikaw, you know, being the youngest, you won the MVP. Ano yung mindset mo though, the whole bubble experience, na kahit ikaw yung pinakabata, ano yung mindset mo into the games? Yung mindset ko po talaga, manalo eh. Siyempre, ba't ka pa nakipag-compete, diba? So, siyempre, gusto ko rin, unang-una, yung binibigay ng Dasma, siyempre, very thankful kami doon. Kasi, binigay lahat ng Dasma sa amin eh. So, bilang kapalit, siyempre, yung nasa isip ko lang talaga, gusto namin manalo. And, siyempre, yung mga dala-dala naming school, like FEU, UST, and so on so forth. So, yun po yung ano eh. Parang dala na namin yung parang pride namin. So, hindi, parang yung gusto namin manalo. So, yun po. JV, the return of men's volleyball after a very, very long time. How nice was it seeing everyone come together? Yung all the stars, most of the stars of Philippines men's volleyball finally came back after 2 years away from yung domestic volleyball. How good was it to see yung mga veterano and of course yung mga bago in this tournament?
Ayan, sobrang nagulat ako talaga kasi lalo na yung mga bagong teams na like Sabong International, MRT, Negros, tapos yung Basilan. Yung mga bagong teams na hindi naman natin nakikita sa Spiders Turf. Pero grabe, sobrang dami palang napakagagaling na bata na nasa probinsya na eto na yung chance nila na ma-discover and ipakita yung talent nila. And ayun nga, syempre nakakamiss din lalo na ang nagko-compete lang nung nakaraan is yung national team. Oo. Tapos yung mga player talaga dito na hindi part ng national team eh parang nakatenga. Pero nakita mo naman kung paano nila hinandle yung pagpapakondisyon nila kahit walang laro. And ayun, syempre ano na rin, nakakatuwa kasi yung mga naging teammate ko sa national team eh nakalaban ko doon. Ito yeah. Nga o, kasama ko nga o. Idol Malabuo yan, no? Ayan, no? Diba? Ayun, may surprise guesting pala tayo dito, pala, eh. Bonus! Magkalaban lang talaga kami sa court, pero pagka nasa labas naman talagang kami lang din yung magkakasama.